Aquino, tibay po ng puso na gawin ang lahat sa aking trabaho upang meron tayong mapayapang pamumuhay dito sa ating bansa. Mahalin po natin ang Pilipinas. Higugmaon nato ang ato ang nasod kay mauni ang ato ang kabilin sa ato ang mga anak. Mabuhay ang Bulacan! Mabuhay ang Maynooayan! Mabuhay ang Pilipinas! Ako po si Sara Duterte. Handa po magserbisyo sa ating bansa. Humihingi po ng suporta at tulong ninyo pagka vice presidente ng ating bansa. Maraming salamat! Tagang salamat! Shukran. Maraming maraming salamat, mga kaibigan! Malakas na palakpakan para sa ating susunod na vice president! Inday Sara Duterte! Magpalakpakan ang may kasama ang hiyaman! Para nawawala yung chance natin! Ha? Para nawawala yung chance natin! Sige, ulitin natin yan. Ano ang ating isisigaw? Bongbong Sara! Bongbong Sara! Para mahina pa rin kapatid sa mga Yan! Ayan naman pa. E teka muna. Dahil isa na lang ang magsasalita ngayong araw na to. Handa na kaya sila? Gusto kong mapakinggan. Ano ang isisigaw nyo pag binanggit ang kanyang pangalan? Paano? Mga kaibigan, magalang ko pong ipinakikilala sa inyo upang siya na ang magpakilala sa ating lahat ang susunod na magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Tama! Mga kaibigan, palakpakan po natin ang kasalukuyang po nating congressman ng 4th District. Pero ngayon, siya na po ang magiging mayor ng lungsod ng Megawayan. Palakpakan po natin, Mayor Henry Villarica! Magandang hapon sa ating lahat, mga Kaport District, lalong-lalo na po sa ating mga kalungsod ng Megawayan. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ang protocol po sa pagpapakilala sa isang presidente ay napakaiksi po. Sasabihin lang po natin ang kanyang pangalan. Ganun lang po kaiksi ang protocol sa pagpapakilala sa ating presidente. So ganun po ang gagawin natin. Ang susunod na presidente ng ating bansa, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang tangami po sa inyo lahat. Akala ko po, nung bumaba ako ng sasakyan dyan sa labas, sabi ko, napakainit na ng araw. Ngunit pagpasok ko dito sa gym, nararamdaman ko po mas mainit pa ang salubong na ibinigay niyo sa akin. Maraming salamat po. Yung lakas ng silong ninyo, parang nakakain na tayo eh. Walang gutom dito sa gym na ito. Maraming salamat po sa inyo lahat. At kami sa Unity, kasama si Inday Sara, ay laging nagpapasalamat at kuminsan at laging nagugulat sa init ng pagtanggap ng taong bayan sa Unity at sa aming dalawang magka-partner na kandidato. At kami naman po ay, alam niyo po,
po, narinig niyo po ang narinig din naman po ang ating mga senador na kandidato. Narinig din naman po ang konting mensahe ni Mayor Endaysara. At siguro alam na ninyo at nakikita ninyo sa sarili ninyong mga mata na sa lahat ng mga presidential candidate, ako na ang pinamamahalan. Dahil ang nakasama ko na aking Vice President, na aking partner, ay ang pinakamahusay, pinakamagaling, pinakamatapang, at higit sa lahat ay malalim ang panindigan sa pagmamahal sa ating bansa. Ngayon, Inday Sara Duterte ang susunod nating Vice President. Kasama sa unit team. Alam niyo po kung bakit natawag yan ang unit team? Dahil ito ay ang unity team. Ang pagsasangi pwersa ng ibang politiko na para sa pagkakaisa. At kami po ay aming lagi pag-ikot namin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ay lagi namin isinisigaw ang aming adhikain ng pagkakaisa. At ito po ay dahil ito naman ang aming pag-iisa sa aming pampananaw. Ang pagkakaisa ay ang unang hakbang para tayo ay makabalik mula sa krisis na dinadaanan natin, ang krisis ng pandemya at ang krisis ng ekonomiya, para po tayo naman ay makita natin mas gumanda ang buhay ng bawat Pilipino, mas dumami ang trabaho, at may bibigay tayo na pag-asa na ang kinabukasan ay gaganda. Ngunit po, alam naman po natin, narinig din ako, ang dami natin gagawin. Aayusin po natin, tutulungan po natin ang ating mga maliliit na negosyante. Dahil magkakaroon rin ng trabaho, magkakaroon rin ng economic activity, yan ang kailangan natin mga tulungan. Pangalawa, yung ating agrikultura. Yung tinamaan tayo ng pandemya, nahalala natin, nakita natin na kulang ang pagkain dito sa Pilipinas. Kaya kailangan natin ayusin ang sektor ng agrikultura para sapat ang ating pagkain at dadami ulit ang trabaho sa sektor ng agrikultura. Ayusin po natin ang ating yung ating industriya ng turismo. Dahil ito sa aking pananaw ay isa sa pinakamabilis na paraan na magkaroon ng trabaho ulit. At ang ating mga iba't ibang problema, itutuloy po natin yung ating tinatawag na build na sinimula ni Pangulo Duterte at itong infrastructure program. Sana naman kapag ito ay makarating dito sa lalawigan ng Bulacan, eh baka mabawasan na yung baha na dagi ng dinadaanan sa yung water flood control. Siguro ay dapat natin isipin lakad. Kailangan natin ayusin ang energy sector dahil napakataas naman ng kuryente, masyado sumama. Yes. Kailangan natin ayusin po. Ang dami po natin gagawin, pati ating iskulahan, mga edukasyon, mga teacher, mga guru natin, kailangan natin suportahan. Lahat po yan ay ating hinaharap ngayon. Kaya naman po, ay lagi kong sinasabi na alam naman po natin na ang isang tao na kahit gaano kagaling at gaano kasipag at gaano katapat sa kanyang pagmamahal sa bansa, sa kapwa Pilipino, siya ay isang tao lamang. Ngunit kapag lahat ng Pilipino ay magsaming puwersa at sabay-sabay na
idunudulot sa ating bansa ang kanilang galing, ang kanilang sipag, ang kanilang pagmamahal sa isa't isa, kahit anong hamon ang dadalhin dito sa Pilipinas, kahit anong sakuna ang dadalhin dito sa Pilipinas, kaya nating harapin mga Pilipino dahil tayo nagkaisa. Pinag-aralan natin ang kasaysayan. At maraming makasaysayan ang pangyayari dito sa lalawigan ng Bulacan, sa kasaysayan ng Pilipinas. At pag pinag-aralan po natin yan, ay dapat naman natin matutunan na lahat po ng kahirapan ay tayo'y nakaraos dahil tayo'y nagkaisa. At alam naman po natin ang isang natutunan ng bawat isa dito sa pandemya at sa kahirapan ng ekonomiya ay lahat ng Pilipino ay nangangailangan ng tulong. Kahit ang pinakasikat hanggang sa pinakapangkaraniwan na mamamayan. Yung pinakamayaman hanggang sa pinakamahirap. Lahat po tayo ay nangangailangan ng tulong ngayon. At alam naman po natin, walang tutulong sa Pilipino kung hindi tayong mga Pilipino rin. Sabay-sabay humaharap sa kahit anong problema. Alam naman natin, ang galing ng mga Pilipino, ang husay ng mga Pilipino, kayang-kaya po natin harapin kahit ano. Kaya po, napakagandang halimbawa ang pagsanig pwersa at ang timbalang nagsanig pwersa ng isang Marcos at ang isang Duterte. Dahil po, kung ang isa nagaling kagaya ko, nagaling sa Norte, at ang isa na galing sa Davao, sa Mindanao, na magkabilang dako ng Pilipinas ay kayang magsama, ay sana naman kaya natin ipagkaisa ang sambayan ng Pilipinas. Yes! Kaya naman po, ito ang mensahe na aming laging isinisigaw kapag kami umiikot sa buong Pilipinas. At lagi namin tinitignan kung ano ang sagot ng ating mga kababayan. At nakakataba po ng puso na makita na ang ating mga kababayan ay mainit ang pagtanggap sa mensahe, na mainit ang pagtanggap sa mensahe ng pagkakaisa. At habang tumatagal ng panahon, ay may naririnig tayong bulong na galing sa ating mga kababayan. Halos hindi mo marinig ng bulan. Ngunit habang dumaan ang ilang linggo, ang ilang buwan, ay yung bulong na yan ay palakas ng palakas hanggang ngayon na maliwanag na na naririnig natin ang tinig ng Pilipino. At ang bulong na yan ay hindi na lang bulong ngayon kung hindi sigaw na. Ay gawin na natin itong pagkakaisa at itong adhikain na dala ng unity ay isang kilusan ng pagkakaisa. At ako bilang Pilipino, bilang mamamayang Pilipino na nagmamahal sa kanyang kapwa, ay kasama ako dyan sa pag-uunlad ng Pilipinas. Kasama ako dyan para sa pagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Kasama ako sa kilusan ng pagkakaisa.
Kaya alalahanin po natin itong araw na ito dito sa hapong ito sa May Kawayan, Bulacan. Alalahanin po natin na ngayon sa hapong ito ay sinimulan natin dito ang kinusa ng pagkakaisa. At wag tayo po hihinto, wag natin titigilan ang ating tuloy-tuloy ng sakripisyo at trabaho upang ipagkaisa ang ating mga kababayan. At kung tayo ay magagawa natin yun, makikita po natin, gaganda po ang Pilipinas, gaganda po ang buhay ng ating mga kababayan, gaganda po ang kabuhayan ng ating mga pamilya, ang ating mga anak. At kapag nangyari po yun, tayo po ay maaaring muling humarap sa buong mundo. At magmamalaki po tayo at sasabihin ninyo, tignan ninyo kaming mga Pilipino. Kahit ano pa na pangyayari ang dumating dito sa amin, kami nakaraos. At hindi lang kami nakaraos, kundi sumikat pa dahil kami ay nagkaisa. At isisigaw natin muli sa lahat ng makikinig sa buong mundo, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Kaya po, huwag po natin titigilan itong kilusan na ating nasimulan hanggang tayo'y magtagumpay. At hindi naman siguro masyadong mahirap na abutin yan layunin ng pangarap pag natin para sa Pilipinas. Dahil nasa ugali naman ang Pilipino ang maging mapagmahal. Ang mga Pilipino naman ay hindi pala away. Ang mga Pilipino naman ay hindi naghahanap ng gulo. Nais lang na tumulong lahat upang maging mas magandang buhay nating lahat ng ating kapwa at mas magandahin ang Pilipinas. Nasa ugali, nasa kultura ng Pilipino. Kapag nakita ang kanyang kapwa naghihirap, ay siya'y tutulungan. Kapag may nakita sa kapwa Pilipino na natapa, ay siya'y bibigay niya ang kanyang kamay upang tumulong at magbigay ng kahit kaunting ginhawa sa kanyang kababayan. Yan po ang dapat nating isabuhay. Yan po ang ating pinag-usapan dito sa kilusan ng pagkakaisa. At dapat po balik natin yung pag-iisip ng tunay na Pilipino na tayo po ay sabay-sabay humaharap sa problema. Na tayo po ay sabay-sabay nagtutulungan sa ating mga kababayan. At huwag ibalik natin sa buhay natin yung pagkakaisa, hindi lamang sa larangan ng politika, kung hindi pati sa lahat ng ating lipunan. At mararamdaman po natin, kapag tayo po ay masasabi natin na dumating na ang araw na ipinagkaisa natin ang sambayan ng Pilipino, sama-sama po tayo babangon muli. Maraming salamat! Pilipinas. Mga kaibigan, sabay-sabay